pamilya. Amen. So, excited po ako mag-share. Simple lang. Simple lang. Pero I believe it will gonna help us for anniversary na. Amen. And it's the first time na, ano ba yun? yun na yun. Nakakala nga yung detalye ko. Ngayon tinatatagal mo kasi ako na malungkot. First time na the founding pastors of JTG is not with us in body, physical. Kaya po kami umuwi lahat. For you to know that we're still here, all of us. Amen. Amen. We're gonna continue what they have started. Amen. Praise God. So let us pray. Thank you, Father, for tonight. I am so privileged to be with our family here in the Mother Church of JTG with all your leaders and workers. And Lord God, as we prepare ourselves to celebrate the church that you have built, Lord, we thank you because we have an expert builders. Thank you for our parents in the Lord. Thank you that they have built a church that cannot be broken. Father, thank you for tonight. May you strengthen everyone as we eat and be satisfied by your word. We pray this in Jesus' name. Everybody say amen. Woo! Amen. Let's all be seated. Hallelujah. Alam ko pong lahat ay busy para po sa ating 36 years. Kung wala ka pang parte, manghingi ka. Yan. Kung ikaw ay youth, young pro, men's, women's, alam niyo po, hindi necessaring nasa unahan. Hindi necessaring nasa pulpito sapagkat maraming napakahalagang trabaho ang nasa buong paligid. Isipin mo na lang ang katawan. Ayan, nakaprant ang mukha. Pero kung ang bitukan nito, tama ba? Ang liver nito ay hindi mag-function, abay wala rin. So, though it is not seen, it is very important. Actually, sabi nga ng Bible, yun nga hindi nakikita, siya pang tunay na mahalaga. Amen? So, ask something. Pastor, can I help? What can I help? Where can I help? Alam niyo ba, maging mag-asher, maging makipag-usap sa mga guests is very important because excellency in the church, you know, it doesn't matter what we say about our church. What matters is what they say about us when they come. Ulitin ko po yun. No, it doesn't matter what we say. No, excellent church kami, magaling kami in church. It doesn't matter. What matters is what they say when they come. That this church is an excellent church. Tama ba? This church is a good church. This church is a loving church. Tama ba? So, find something to do. Mag-ayos kayo ng maganda. Bumili kayo ng magandang damit. Kamayan nyo. Yun, sabihin nyo palang, I'm from the Mother Church. Grabe na yun. Di ba? Welcome to our celebration. Welcome to our anniversary. I am this and I'm from the Mother Church. I welcome you. Wow na yun. Kamayan sila ng mga taga-Mother Church. Hello. Hallelujah. Amen. Praise God. So, open your Bible because I'm just gonna share an encouragement to you in 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. Okay. One time, bago ko basahin to, sabi ko, Lord, isang gabi, sabi ko, isip ko si Mommy at Daddy. Now, sino nakaabot kay Bishop Ramos and Mommy Bishop? Of course, everyone. Sabi ko, Lord, isang gabi, nakakalungkot naman. Sabi ko, Lord, nalulungkot ako, Lord, kasi pinay nila, pinilit nila
nakabuild ng church. Pero umuwi si Daddy Lolo, si Bishop, nang wala. Tapos si Mami nagpilit. Sino nakakita yung kabiasnan? Nagpilit. Naku, lahat na ng kanyang pera, lahat ng preaching, lahat ng tithes natin, nandun na lahat. Nagpunta sa iba't ibang bansa para lang mapagawa. Tapos umuwi din siyang hindi na buo. Tama ba? Sabi ko, Lord, nakakalungkot naman at wala silang naiwan na church sa amin. And then, kinausap ako ni Lord. Amen. Which is, alam niya na yun, di ba? Sabi niya, no, nak. No. They have built a very powerful and a good church. And that is you. Amen? And that message, sabi ko, Lord, iuwi ko po sa amin, sa Pilipinas. So that is in 1 Corinthians chapter 3. Ang sabi dito, isipin nyo kunyari si Bishop Ramos at si Mami Bishop ang nagsasalita nito. Because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Sino niniwala ang expert builder ang Daddy at Mami? Woo! Expert builder! Now, others are building on it. Tayo na ngayon. Amen? Talaga naman eh. Kung sino ka ngayon? Bakit ang lakas-lakas mo hanggang ngayon? Bakit kahit anong tisod nakatayo ka ngayon? Because ang ating founder are expert builders. We have faced a lot of trials. Kung saan-saan na nga tayo para tayo Israelite, naikot na natin tumbang paranyake. Hallelujah mo na Olivares hanggang saan. Tama? Inikot na natin, pero sabi hindi, sabi ni Isaiah, sabi ng book of Isaiah, sabi ni God, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you will gonna build for me? Diba? Hindi, sabi niya, I am sitting at your heart. At bilang expert builder ang ating mga bishop. Expert builder ang ating founding pastors. Hallelujah, they have laid a good foundation. Amen? Woo! Sino rito alam niya, nung tinaniman siya ng salita ng Diyos, grabe, hindi na siya tumalikod sa Panginoon. Tama? Ang JTG, kahit isurin mo, nandyan? Hindi ma-appreciate, nandyan? Kamayan mo, hindi mo kamayan, nandyan? Kinalang-kinala tayo sa sakripisyo. Narinig naman, binahato. Tama? Pero tinan nyo ulit, gaganda-ganda. Amen? Hallelujah. Praise God. Because we have been built by a good and expert builders. Salamat po sa ating Daddy at Mami. Now, others are building on it. Amen. But whoever is building on this foundation must be very careful. Sabi mo sa akin, sabi mo, careful. Ngayon, wala na si Mami. Amen. Una si Daddy. At nanatili si Mami for 10 years. Exactly 10 years. Amen. To prepare us. Hallelujah. Kasi yun, sabi ko, bakit pati si Mami, Lord, hindi rin. Sabi niya, siyempre, isa lang patotoo nila. Amen. Alam ka na magsalangit, kuya. Natapos ko, hindi mo natapos. Hindi na. Pareho kami, hindi nakabuo ng building. Pero tayo namin ang mga taong ito. Grabe naman. Hallelujah. That is their testimonies. Hindi po yun kahinaan. Yun ang disenyo ng Diyos sa kanila. That is the design of God to them. Because they have built a spiritual church. And that is you and us. Amen? And now, sabi dito, be careful. Tayo na. Because already laid na yung foundation. Tayo na ngayon. Sisimula tayo mag-build upon that foundation. For sabi niya dito, for no one can lay any foundation other than the one we already have. Jesus Christ. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon.
Kung may dahilan man, sabi nung inawit nila kanina, si Jesus ang dahilan. Lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat ay tanging para sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Tinanggap natin yung all glory, all honor, hindi tayo nagsasawa, ano? Kung kailan nga katapos-tapusan, lalo tayong excited. Woo, pag sinabi na yung all glory, di ba? We are so excited to give all the glory to Jesus Christ. Sapagkat no other foundation, walang dahilan, walang saligang iba kung bakit ka naglilingkod malibang kay Jesucristo. Amen? Huwag po mawawala yun. Alam ko po lang, linig nyo lagi yan. Every Sunday, every Wednesday, hindi po bago ang sinasabi ko. Wala na yung bago. Amen? Lagi nyo na naririnig. But I want to refreshen you up na walang iba, si Jesus lang. Hindi dahil sa title, hindi dahil sa posisyon, hindi dahil sa kaibigan, hindi dahil napilit ka. Para hindi ka manghina. Sabi mo nga sa tatlong tao, para hindi ka nanghihina. Para hindi ka nanghihina. Kailangan ang pundasyon mo ay si Jesus. Ang ating tunay na Panginoon na nakakakita ng lahat ng bagay. Hindi ka man napansin, nasa likod ka man, nagluluto man mga women. Grabe, kanina nakita ko. Eh, may palapakan yan. Ngayon pa lang, inaayos na yung mga manok. Sa Sabado pa kakainin. Tinitikman na nila ngayon. Grabe. Bukas, iluluto na yan. Grabe, di ba? Anong dahilan? Si Jesus! Amen! Malay ba nila kung sino kakain ng mga yan? Si Jesus! Tinanong ko itong, ano naman natin, pader? Iniwan namin eh, kulay ano lang. Simple pa rin, gray. Wala lang. Black na. Sinong katuwang yan? Sabi, magigiting daw yung mga men's na pininturahan niya. Totoo ba yun? Parang di totoo, totoo ba? Totoo! Grabe, kasi sabi ko, papalakpakan nga natin ang mga men's. Akala nyo, ang napapansin dito lang, bagamat ang gagaling po nila kumanta at tumugtog, praise God, palakpakan natin ang worship team. Amen? Sabi ko, ang ganda-ganda naman ng ano nyo, parang siguro maraming na in love dyan. Maraming nagka-girlfriend dyan. Maraming ano dyan. Sana all daw. Sabi ko, nakaka-in love. Kanina nga, dumaan uli ako, nakaka-in love yung lugar na yan, ano? Sabi ko, do you know how powerful whatever you have done, it can touch hearts of people. Amen? Sabi niya dito, lahat ng yan gawin mo dahil kay Jesus. Walang ibang namatay sa krus kundi si Jesus. Walang ibang nagpatawad ng kasalanan mo kundi si Jesus. Hindi si pastor, hindi si pastora, kundi si Jesus. At kung hindi man tayo makita ng ibang leader at ng pastor, siyempre patawarin natin sila, dalawa lang ang mata nila. Hallelujah! Amen! Pero ang Diyos po ay malaki. Amen! Kaya kami pagpapala ngayon dahil tapat ang Diyos. Sabi niya, anyone who builds on that foundation may use variety of materials, gold, silver, jewel, wood, hay, or straw. Alam ko ngayon lahat tayo nabibuild. Amen? But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. Okay, sabihin mo ulit, may one day. May judgment day. Okay, hindi po tao. Huwag mo isipin kung ano sabihin ng tao. Huy, kunyari lang naman yan eh. Huy, hay lang yung ginabat yan. Dayami lang yan. Hindi yan ginto. Hindi yan silver. Don't mind it. Sapagkat may isang tunay na nakakakita. At sa araw ng paghukom, hindi tayo matatako sa judgment day kasi rewarding yan eh. Amen. On that judgment day, i-reveal ni Lord lahat ng ginawa mo. Amen. Lahat. Walang matatago. Yung nag-abot ka ng 200 sa walang pamasahe dyan. Woo, nakasimba dahil binigyan mo ng 300. Amen. Hindi man
nakita ng tao yun, pero nakita yun ng Panginoon. Amen ba? Yung pagod na pagod, bigla mong tinulungan. Wow! Makikita yun on Judgment Day. Wag po ngayon. Ay, ano kaya i-reward sa akin sa anniversary sa Sabado? Pasasalamatan kaya ako ng mga pastor sa Sabado? Eh, paano ko sobrang busy? Wala nagpasalamat. Walang bumati. Bumili ka pa naman ng barong. Bumili ka pa naman ng earth color. Sabi ko, earth color ba? Di magdamit tayo lupa. Sabi ko sa mga women. Diba? Gumastos ka pa ng libu-libong pera para lang sa sapatos mo. Naapak-apakan lang. Hindi lang napansin. It doesn't matter. Amen. Dahil makikita yan ni Lord. Amen ba? May judgment day, may rewarding day. On that judgment day, it will be revealed. Amen? Ganyan din naman, kung hindi ka totoo, makikita rin yun. Amen? Kung puro ka lang pa-cute, pag hindi sa unahan, ayaw mo. Diba? Pagbigayan na ng pera, nahihilo ka na. Pero pag pakakanta-kanta sa sayo, tatumbling, ako po. Ha? Okay? Marireveal din yan. Amen? Pero doon tayo sa maganda kasi anniversary natin. Diba? Doon tayo sa maganda. That, Lord, everything I have done for your name. And one day I will receive a reward. I don't need a reward and a testimony of the people. I need a testimony of God. Amen! Hallelujah! Woo! So, yun ang abangan natin. Nasaan na akong verse? The fire will show what person's work has if that person's work has any value. Kaya kailangan, sabi mo sa tatlong tao uli, kailangan may halagang ginagawa mo. May value. Ibig sabihin may value, hindi mo madaling ginawa. Pag nag-offering ka, yung halos nasasaktan ka, kinakabahan ka kung makaka-uwi ka pa bukas. Yung bang, may halaga talaga, hindi yung, oh, okay lang yan, wala namang halaga sa akin. Diba ganon? Okay lang yan, hindi man ako mahihirapan kung bigay ko yung 100,000, 1,000, eh meron pa naman akong 30,000. Yung tipong, nanginginig ka sa 5,000 habang ino-offering mo. Hallelujah, Lord. Bahala ka na bukas. Ang halaga-halaga sa'yo. Diba? Anong ibinigay mo? Sabi doon, diba? The person's work will be shown if it has any value. Amen? May halaga. Lahat ng gagawin mo, pahalagahan mo. Amen? Lord, aatin ako, bibigay ako ng time. Hindi yung kung kailan lang ako, walang gagawin. Kaya walang value yun. Pero kung ipinagpalit mo, wow! Pinagpalit mo sa overtime. Pinagpalit mo sa date. Di ba? May value. Amen? So, put in your mind. Amen po ba? Lord, yung may value lang ang iyong tinatanggap. Amen. Hallelujah. Sabi dyan, taas mo ng anak, if the work survives. Oh. So, merong paglilitis, no? Dadaan sa apoy. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako natatakot dyan. Hindi ako natatakot dyan. Ba't ka matatakot dyan? Bakit ka matatakot dyan? Kung alam mong lahat, buong puso mo, ginawa mo dahil sa Panginoon. At kung nag-iisip ka man sa mga panahon nagkamali ka, hingi mo lang ng tawad sa Lord John, okay na yun. Amen? That builder will receive a reward. Wow! Sa Judgment Day, doon, mas mahalaga yun. Dito, palakpakan ka man bukas, iba na. Tama ba? Maganda ka ngayon bukas? Wala na. Eh, sa langit, forever yun. Yung reward mo, yung palakpak, yung crown, forever yun, nagniningning. Amen? Alam ko, minsan mga kabataan dito naiintindihan, kasi malayo pa sila sa pagtanda. Pero kung nagkakaedad ako, naiisip ko, Lord, oo nga, kailangan mag-tinutino yung utak ko dahil mas mahaba
ang walang hanggan. Amen? Doon ang ating reward. So sabi rito, but if the work is burned up, the builder will suffer great loss. Bakit great loss, Pastora? Kasi sayang. Great loss eh. Bakit great loss? Kasi pang walang hanggan sana yung reward mo. Napaka ano nun? Higit pa sa pera yun. Higit pa sa, sabi ko nga Lord, ilang anniversary na kami? 36. O ilan na yung natinan namin? Ilan na tinan ko? 36 din. Diba? Pinalakpakan ka nung 10 tier. Pinalakpakan ka nung 11, 12. Eh, ano pa? Gusto mo 36, malapakan ka uli? Di ba ka nasasawa nun? Totoo yun. Pero great loss, kapag doon ka sa walang hanggan, nasayang mo yung reward mo. Hello? Uulitin ko, huwag kang mag-alala kung ano man ang judgment ng tao ngayon. Walang reward dyan. Wala yan. Hindi yan totoo. It doesn't matter. Ang what matters most, kung ano isasabihin ni Lord sa judgment day. Kaya, sino nakakaalam kung magkaka-reward ka? Sabi mo, ikaw din. Sino nakakaalam kung tatanggap ka ng reward, kung may value ang iyong ginawa? Ikaw din. Amen? Kaya, sabi mo, tama-tama lang ang laban. Okay lang din ang laban. Fair na fair. Amen? Sapagkat, ikaw lang din na nakakaalam. At ang Diyos. Kung tunay ang ginawa mo, huwag ka mag-alala. I-appreciate ka ng tao, hindi ka i-appreciate. Pagbintangan ka, hindi ka pagbintangan. It doesn't really matter. Amen? If you've done it for the glory of God, and if you've done it for the name of Jesus Christ, oh, you will receive a great reward. Amen? Praise God. The builder will be saved. But like someone barely escaping through a wall of flames. Sayang talaga. No, para ka lang naligtas. Sipin mo lahat ng ginawa mo rito dahil sa tao, sayang. Naligtas ka pero sayang. Ang dami mo sanang crown, ang dami mo sanang posisyon, ang dami mo sanang wag. Amen? Sabi mo, magsisimula ako ngayon. Ayan, hanggang nabubuhay ako, I'm gonna start a new, amen? Ministry that is ano, valuable. Okay. Paano ba nalalaman kung valuable? Sige, sabi ko nga kanina, ikaw lang nakakalam. Pero paano mo malalaman kung valuable ang ginawa mo? Number one, tatlo lang ito, mabilis. Unang-una, ginawa mo ng dahil sa pag-ibig. Sa 1 Corinthians chapter 13. Alam niyo na yan, di ba? Mag-prophecy man ako, mag-faith man ako, gumawa man ako himala, nang walang pag-ibig, ano sabi doon? Ito'y walang kabuluhan. Number one, do it because you love. Anything you do for this church, I pray and we pray because you love this church. Hindi lang kasi nandito yung pamilya ko, walang magagawa, dito na ako tumanda. Hello, no. Everything that you do here is because you love this family. Amen? Then it has value. Tama ba? Kahit mag-prophecy ka pa dyan, kahit tumuwad ka pa dyan, maglinis ka, maglinis, maghapon ka, ng dahil lang sa sweldo. Wala rin meaning yon. Dahil lang dito yung mga kaibigan mo, dahil wala ka nang mapuntahang iba, wala yung meaning. Ang may value because you love. Amen? Do you love this church? Kasi pag tinanong ko, do you love God? Oo naman eh. Dama? I pray that you love this church. Amen? Number two, anything, ano yung valuable? Pangalawa, if you do it with excellence. Yes. 2 Corinthians 8:7. Basahin ko itong verse na to kasi medyo ano to eh. Nalilimutan natin. Para magka-value, ang iyong ginagawa, gawin mo ng may excellency. Hindi ordinary, hindi mediocre, hindi pangkaraniwan, hindi basta-basta. Hindi pwede na yan. Ay, mga nagluluto, sa lahat yan ang ayoko. Pwede na yan, sila-sila lang naman kakain. No, masarap na ba yan? Hello, sabi rito, since you excel in so many ways. Yan ang gusto ni Lord. Tama ba?
excellence in so many ways. San-san yon? In your faith. Mm. Yan ang mga may value. Yung ginagawa mo ng merong mataas na uri ng kalidad na paglilingkod. Sa pananampalataya, in your gifted, yeah, your gifted speakers, o yung mga magagaling mag-preach. Ha, dama ba? Excellent. Dapat, ngayon yung mga pastors natin, grabe na. Hindi na yung, thank you po. Salamat, hindi ko po masyado kabisado to, pero, ba't ka pa nagturo? Medyo hindi ko pa po alam to, pero ituturo ko sa inyo. Ba't po kami tuturuan, hindi mo pala alam? Minsan hindi ko maitindi ako, nagpapakumbaba ka o ano. Sabi mo, ito po ang sabi ng Panginoon sa atin. Hello? Huwag ka kasi magtuturo talaga na hindi mo alam. Amen? Gifted speakers, galingan magsalita, galingan magkanta, galingan tumugtog, galingan kumamay. Hello? Galingan maglinis. Hindi yung gitna lang malinis yung lahat ng gilid, magulo. Hello? Excellence. Malalaman naman ng Diyos yan eh. Pagka ganun mo yung pulpito, yung wow. Hindi yung hindi mahawakan ng speaker. Ayoko nang hawakan. Dapat talagang malinis. Excellence. Amen? Sabi niya rito, in your knowledge. Yung pagkakilala sa Panginoon, dapat tumataas. Mataas ang antas. Amen? In your enthusiasm. Ano ba yung enthusiasm? Yung gasig-gasig. Ah, sino hanggang ngayon masigasig after 20 years na naglilingkod dito sa church na to? Wow! On fire pa rin, dama? Bilib na bilib talaga ako sa inyo, on fire pa rin talaga tayo eh. Ang Mother Church pa rin number one eh. Sa anniversary na to eh. Palapakan nga natin ang Mother Church. You excel also in your love from us. Sa pag-ibig, excellent. I want you to excel also in this gracious act of giving. Siguro ko meron man akong idadagdag na excellent pa sa Mother Church o sa church natin. Katulad ng ating mommy, katulad ng ating daddy, sana po tayo ay magkaroon ng excellence in giving. Pero grabe, nakita ko ha, Mother Church ang pinakamalaki na pinakamalaking pledge. Nakakagulat. Pag samasamahin man yung malalaking church, hindi tinalo ang inyong love gift. Palapakan ng Mother Church. Hallelujah. Sumali ka doon. Baka ilan-ilan lang nagbigay doon. Pwede po ba itong year na to, new year natin, kung maaari, paghandaan mo na yung offering mo. Kung hindi ka namang young people, wag ka na makakita ng 20 pesos dito. Wala na po nabibili yun. Ice drop na lang. Hinahandog mo pa rin sa Diyos. Hindi ka na nga makabili ng tubig dun eh. Tama ba? Paghandaan mo yung offering mo. Tama na yung lukot-lukot. Maganda na. Pinakamababang offering mo. Yung hindi ko masabing presyo kasi iba-iba tayo ng buhay. Pero mag-excel ka naman. Kung dati ka nag-o-opening ng 20 pesos, kaya mo na ba ngayon ng 50? Kung dati ka nag-o-opening lagi ng 100 pesos, Lord, ayoko na yan. Gusto ko na 500 pesos. Alam niyo po, dati, normal sa akin magbigay ng 1,000 pesos, 1,000 yen. 1,000 yen, opening ko. 1,000 yen. Normal yun eh. Tapos, na ano ko, parang, siguro ko nasuya ang Diyos, ako din nasuya. Nasuya si Lord. Wala ka nang ibinigay sa akin, kundi singin. I mean, normal na 100 pesos? No? Normal. Normal ba sa'yo? Normal, di ba? Ano ba normal dito? Nahalaga? Ha? 100. Okay. Baka normal pa rin 10 piso sa'yo, please lang. Ipe-pray kita, halika dito. Normal 100, di ba? Oh, sabi ko, Lord, parang ayoko na to. Alam niyo, nag-excel ka sa giving. Oh, ngayon mo na, ngayon, Lord, gusto ko na po. 2,000 na.
nisengye na po. Praise God, nisengye na. Alam nyo ba, the more you give, the more, alam nyo yan, you will receive. Amen? O mag-excel na sa giving. Kasi alam nyo ba, ang dami-daming galing-galing magsalita. O sabi mo sa tatlong tao, ang galing-galing magsalita. Ang galing mag-exhort ng offering. Pero siya mismo hindi nagbigay. Totoo yan. Kailangan hanggang dulo na to, hanggang likod. Lahat tayo wag papayag na hindi naghahandog. Amen. Nang merong excellence. Bigla naman kayo nag-offering. Ako, niloloko nyo eh. Okay. Sabi ko nga, ito katwiran ko to. Pag tayo nagturo ng walang handog, seminar yan. Di ba? Pag tayo ay nagkantahan nang hindi tayo naghahandog, umatin ka lang ng concert. Pero iba, pag may handugan na, yun ay tinatawag ng pagsamba. Hello! Ngayon, ngayong araw na to, huwag kang papayag na hindi ka sasamba. Eh kasi kahit sa concert, tumatalong ka, di ba? Woo! Oh, concert, pwede. Pero pag ikaw ay nag-offering, ikaw ay naghandog, iba na yon. Sumamba ka na talaga. Kaya every time you come to church, amen? Worship. Amen po ba? Bring your offerings, bring your tithes into the house of the Lord. Ngayon, taasan mo na. Okay, kalabitin mo yung tatlo, taasan mo na. Mag-excel ka naman dyan. Mag-excel! Ang galing-galing mong kumain sa labas, bali wala sa'yo ang, ano ba tawag doon sa, hindi Starbucks ang ano dito eh? Coffee project! Grabe yung coffee na yan, project na project talaga sa mahal. Nagugulat ako pag sa counter, magkano yung isang kape? 200 pesos! Kape lang! Mga young adult dyan. Linggo-linggo, wala sa kanya yan. Linggo-linggo, let's see each other sa Dr. Joe. Dr. Joe? Ah, Dear Joe. Kami pala yung Dr. Joy, mga may dad. Samyupsan. Linggo-linggo yan. Saan tayo magkikita? Saan tayo magkikita ngayon? Oh, oh. Hindi ako makakasama, ililibre kita. Oh. Pero magkano offering mo? Aray, aray. Karuting may katay mo, aray. 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 20. Kasi magsasamyupsan pa siya. Wag. Sabi namin magkapatid, bata pa kami nun. Kasi nakita nila, lagi kami sa Starbucks, nung uso Starbucks pa nun. Sabi niya, niya Melan, tayo te, may karapatang uminom. Bakit? Kasi nauna natin yung tithes, nauna natin yung offering, nagbigay pa tayo sa mission, nagbigay pa tayo ng pledge natin, dapat lang tayo mag-Starbucks. Totoo yun. Hindi naman nawala sa isip ko yun. Kaya hindi ako nakukonsensyang mag-Dear Joe, Dear Joe. At mag-copy project. Amen? Pero makonsensya ka pag wala kang handog sa Diyos. Huwag ka nang sumama sa kainan. Makapaghandog ka lang. Amen? Woo, hallelujah. Ha? 3-in-1 na lang daw. Alam niyo ba ang Diyos? Grabe. Patotoo na ng buhay namin yan. Patotoo na ng buhay namin yan. For 7 years straight, bukod pa nung bata kami, sinuportahan namin ang daddy at ang mommy. Nang hindi madali. Napatotoo namin sa inyo yan, di ba? Hindi kami kakain ng masarap para lang matabi namin. Bukod sa tights, bukod sa offering. Para masuportahan ang gawain. Buwan-buwan yan, hindi madali. Mas nasusuka na nga ako, sabi ko nasusuka na, hindi ko na alam kung saan kukuha ng pera. Dahil sa dami ng, ano, sinusuportahan ng bishop. At one day, nalakad ako.
Sabi ko, kung mayaman lang ako, Lord. Sabi ni Lord, mayaman ka na. At nakaupo kami sa sasakyan. Sabi ng Diyos sa akin, nung hindi ko kaya kung saan kukuha. Hindi po 10,000 pinag-uusapan. Pinakamababa po ang 50,000 every month. Walang tithes, walang offering. Sinasabi ko sa inyo, dahil pamilya ko kayo. Bukod lahat yan. Si Mami, pinapagawa niya yung ano, yung building natin. Linggo-linggo yata kami. Sabi ko, meron na ba akong simento dyan? Simento, simento. Tingnan, simento. Pamili ng simento. Linggo-linggo. Ano ginawa ng Diyos? Ano ginawa ng Diyos? Kami po, naglilingkod mag-asawa, hindi po kami tatrabaho sa Japan. Hindi po kami kung ano-ano ginagawa, naglilingkod sa church. Hindi kami pinagkulang. Hindi talaga. Sabihin mo na yung masarap na pagkain, sabihin mo na magandang sasakyan, nasakyan na namin yan. Hello? Bakit? Kasi mabait at tapat ang Diyos. Sa Kanya ka pa ba matatakot magbigay? One time, ulitin ko, ipatotoo ko ito, hindi nakarinig pa ng iba. Nasa Chiba po kami, nag-i-exhort si Pastora Shirley ng tithes and offering. Eh, Chiba po, malayo sa amin, 4 hours. Kailangan kaming gumastos ng malaking pera para lang makauwi. Makapunta at makauwi. Natira sa pitaka ko, isang 10,000 yen at isang 1,000 yen. Dadalawa. Dalawa, nakaganon. Siyempre, kinuha ko yung 1,000 yen. Di ba? Oh, kulay blue yun. Okay, ako. Sabi ni Lord sa akin, akala ko ba, o sasabihin ko rin sa iyo ngayong gabi, akala ko ba lahat ng nasa iyo galing sa akin? Bakit ka natatakot sa aking maghandog? Hello? Bakit sa opening ka pa natatakot ako? Baka may wala na ako pamasahe. Baka mamaya ganito na lang ako. Baka mamaya wala ako pambayad. Sabi niyo, kala ko ba galing sa lahat sa akin ang meron ka? Bakit ka natatakot maghandog sa akin? Binalik ko po yung 1,000. At bilang pagpapasakop sa asawa ko, dahil yun na lang ang pera namin, Daddy, yung 10,000 yung opening ko. Buti na lang may asawa akong giver. Sabi niya, oo, bahala ka. Yes. Binunod ko yung 10,000. Masaya kong hinandog. Mula noon, mula po noon, yun ang natitira sa bulsa ko. Kaya laging 10,000 ang kanya, 1,000 sa akin. Hindi na kami nawalan. Huwag kang matakot magbigay. Matakot kang kumain ka sa labas at magkung ano nung bilhin ng damit, hindi ka nagandog. Unahin mo yan. Ano, uunlad ka. I tell you, uunlad ka. Praise God. Dati po, pag inaaya kami ni Mami sa UAE, sa Dubai, naiyak nga ako nung nandung ako eh. Kasi lagi ako inaaya ni Mami. Sabi ko, Mami, ipupunta pa kami ng Philippines. Ano yun, magkano pa masahe doon? Ang mahal-mahal. Pero alam niyo po ngayon, gano'n na rin, parang divisoria na rin. Kay UAE lang namin noong November, ngayon nasa UAE na naman kami noong isang linggo bago dumating dito. Bakit? Mabait ang Diyos. Amen? Hallelujah. And last valuable things is faithfulness. Para malaman mong may value ang iyong ginagawa para pagdating sa judgment day, may reward ka, una, gawin mo ng may pag-ibig. Pangalawa, gawin mo ng may excellence, mahusay, magaling. Pangatlo, gawin mo ng may katapatan. Ano ibig sabihin may katapatan? Walang iwanan. Walang pababaan, kundi dire-diretso ginagawa, hindi nagbabago. Amen! Sabi ng Matthew 25:21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Faithfulness. Woo, 36 years na. Sa mga tumagal na po, ng 10 years, 5 years, 20 years, grabe. Ang tagal na natin. Oo, may ups and down tayo. Oo, we come and go.